the elevator game. Ang larong ito ay nag-originate pa sa Korea. Hindi umano, ang larong ito ay isang ritual game na magbibigay sa player ng access para makapasok o makapunta sa ibang mundo. Kung ikaw ay isang tao naghahanap ng thrill, eh pwede mo itong laruin. Sumikat pa lalo ang larong ito due to the death of Elisa Lang. I'm sure nakilala niyo siya, diba? Yung babaeng nawala ng ilang araw hanggang natagpuan na lang siya sa ilalim ng water tank ng Cecil Hotel rooftop. Bago pa nga nawala ito, ay nakunan pa siyang sumakay ng elevator ng mag-isa. Sa loob ay parang may kausap siya. Labas-pasok sa elevator at pinipindot halos lahat ng button sa elevator. Ang mga tao ay kanya-kanya nang gawa ng theory, kasama na doon ang paglalaro di umano ni Elisa Lam ng elevator game. Ito na ang steps kung paano nga ba laruin ito. Step 1, maghanap ng building na mayroong at least 10 palapag. Step 2, siguraduhin mag-isa ka lang at wala kang kasama sa loob ng elevator hanggang matapos ang proseso. Otherwise, uulitin mo na naman ang proseso mula sa simula. Step 3, pag nasa loob ka na ay pindutin mo ang buton papuntang 4th floor. Pag umabot na sa 4th floor ay huwag kang lumabas. Pagkatapos sa 4th floor ay punta ka sa 6th floor. Sunod ay sa 2nd floor at 10th floor. Huwag kang lalabas kahit alin man dyan sa mga palapag na yan. Step 4, pagkatapos ay bumaba ka sa 5th floor. Sa palapag na yon ay may babae na papasok sa loob ng elevator kasama mo. Huwag mo siyang kausapin o kahit tingnan, kahit na pamilyar siya sa iyo. Step 5, pindutin mo ang first floor. Pag napindot mo yung first floor para papunta sa first floor, pero dinala ka sa 10th floor, manatili ka lang sa elevator dahil nasa laro ka pa rin. Step 7, pag napindot mo naman yung para papuntang first floor at dinala ka sa first floor, lumabas ka agad pagkabukas nito. Huwag kang magsalita o lumingon. Step 8, ito yung mula ka sa first floor pero dinala ka sa 10th floor. Once na naabot mo na yung 10th floor, pwede kang mamili kung lalabas ka ba ng elevator o manatili na lang sa loob nito. Kung pipiliin mong lumabas, ang babae na nabanggit ko kanina na kasama mo sa loob ng elevator ay tatanungin ka o di kaya ay tatawagin ka sa pangalan mo. Tandaan mo, huwag mo siyang sasagutin o titingnan. Step 9, ngayon nakapunta ka na sa ibang mundo. Para malaman mong nandoon ka na nga, ay dapat wala kang makikita na kahit na sino, kundi ikaw lang. Ibig sabihin, ay ikaw lang at wala nang ibang tao sa mundong iyon. Ayon sa aking pananaliksik, pag sumilip ka sa labas ng elevator, ay tanging pulang cross lang ang iyong maaaninag, and that is during the process of the game. Maaaring hindi gumagana ang alinmang electronic devices sa pinasok mong mundo. Kaya, dapat ay may nakakaalam na tao kung nasaan ka at anong ginagawa mo habang ginagawa mo ang larong ito. So ito na yung mga steps kung paano makabalik sa totoong mundo. Step 1, bumalik ka sa kaparehang elevator kung saan ka lumabas at pindutin mo ang mga buton na kaparehas na pagkasunod-sunod sa sinabi ko kanina hanggang 5th floor. Pag nasa 5th floor ka na, pindutin mo ang buton papuntang 1st floor. Ngunit dadalhin ka nito sa 10th floor. Bago pa man umabot sa 10th floor ang elevator, ay pumindot ka ng ibang floor button para huminto ito at di umabot sa 10th floor. Once nandoon ka na sa first floor, siguraduhin mo munang okay na ang lahat. Pag mayroong kakaiba o hindi normal, manatili ka sa elevator at uulitin mo na naman yung step 2. Katropa, susubukan mo ba ang larong ito? Nasa inyo na yan kung susubukan nyo o hindi. Ako ayaw kong subukan, bahala na lang. Isa pa, wala namang building dito sa amin na umaabot ng 10 palapag. Salamat sa inyong panonood, tropa. Huwag kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para maging updated ka sa bawat video na aking i-upload.